Karamihan dito sa mga company sa Taiwan is zero fees na, so refundable yung gastos nyo dyan sa Pilipinas pagdating dito. So swerte nyo ngayon guys is dahil ganun na ngayon. Hi guys! So this is Jack Young. So ngayon guys, mag-share na ako sa inyo ng something na makatulong sa pag-abroad. Especially sa mga first timer na hindi pa ganong nakakaroon ng idea kung paano magsimula mag-abroad. At meron din sa akin mga nagtatanong kung ano ba yung mga magagastos sa pag-a-apply. Ano ba yung mga kailangan. So ngayon guys, is yun lang i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga gagastos na baka laki mga gastos sa pag-apply mag-abroad. Especially dito sa Taiwan. Unang-una dyan guys is yung placement fee. Yung placement fee guys is kadalasan yun is 50,000. Dati kasi sa amin is 50,000 yung placement fee. Pero ngayon, karamihan naman ito sa Taiwan, karamihan guys, hindi po lahat. Karamihan dito sa mga company sa Taiwan is zero fees na. So, refundable yung gastos dyan sa Pilipinas pagdating nyo dito. So, swerte nyo ngayon guys is dahil ganun na ngayon. Sa amin kasi dahil nung nag-apply ako year 2017 is wala pa ako alam sa mga ganun na meron pa ng mga company ganun dito. Pero okay lang din naman na wala naman akong pinasasihan doon. Parang okay lang din naman yun. Nabawi ko naman siguro sa loob ng half year na nagbayaran ko din naman yung mga utang-utang ka. Okay naman yun guys. So wala naman akong regrets doon. So okay naman yun. Kaya sa mga nag-a-apply ngayon dyan sa Pilipinas is maswerte kayo kasi ayun nga, maraming mga company na ngayon dito na zero fees na. So, kung naghiraman kayo ng pera, so pwedeng dito, is mararefund nyo din naman yung pang-assess nyo. At don't worry kasi, kung wala tayong pang-cash sa placement fee, ay kapag sure naman makapag-abroad tayo or sure na meron tayong mapasukan dito, is meron naman in-offer na lending company yung agency sa inyo. So, meron naman mga agreement doon kung paano nyo babayaran yung inutang nyo guys. Tapos, pangalawa dyan is yung medical. So, sa medical guys is, dati sa amin, binayara namin is 8,000. Dati sa amin, 8,000. Kasi kasama na doon yung vaccine. Kasi meron pa yan guys ng vaccine kasi dito sa Taiwan is iba yung klima. So, may times na sobrang lamig talaga. So, minsan, ako nga dati, naranasan ko rin yung pag-winter na, yung parang nagkaroon ng mga bukol-bukol. Dati, nung unang taon ko dito, unang taon at saka pangalawang taon, pero ngayon, wala na, hindi na ako nagkaroon ng ganun. Parang nasanay na rin yung balat ko sa klima dito. Kaya yun, kailangan natin ng vaccine kasi para iwasan natin yung mga sakit-sakit dito sa Taiwan. At sana guys, pag sa medical, is okay medical natin. Kasi karamihan, yun yung nagiging dahilan kaya hindi nakakapag-upload. Dahil iba is meron ng sakit ba. So bawal kasi dito guys sa Taiwan yung, or bawal kasi mag-upload yung may sakit. Kaya sana, walang sa mga gustong mag-upload. So sana, wala tayong anumang findings about sa medical para sure makamag tayo dito. Sure na makita natin yung iba pang bansa, di ba? Meron din tayong pupunta ng ibang lugar ba? Tapos, yung kasunod guys is yung visa. So, yung visa. Visa then plane ticket. So, yung dalawang yun is parang naalala ko is kasama na siya sa placement fee. So, hindi mo naisipin yung bayad yun kasi kasama na yun sa binayaran sa placement fee na binayad mo. So, okay na yun. Wala na tayong dun sa issue. Wala na yung issue dun sa visa and placement fee kasi nandun na siya sa placement fee na yun. Tapos, IDs guys. Sa IDs naman is nung kami,
isang meron ano, meron kami binayaran na 600 para sa mga IDs kasi maraming IDs yung kailangan nakunin sa iyo or kailangan may ibigay mo sa kanila and gusto nila parang kumbaga formal yung feature pero hindi ko alam kung formal ba yun basta nung 10 na kasi 600 kami dati guys is gulat na gulat kami kasi feature tapos 600 binayaran namin mga 2x2 ng mga IDs ganyan 2x2 tapos kasi ilagay daw yun sa mga documents pero grabe talaga guys hindi ko ba alam basta siguro dati kasi masyadong haggard lang ako kaya siguro hindi ko nagustuhan yung feature pero ngayon naman basta dati ganun kasi yung feature kumbaga hindi ako na satisfied dun sa feature kasi hindi ko ba alam o sadyang wala ako ng tulog ng time na yun kasi guys nung nagsisimula din ako mag-abroad grabe talaga sobrang haggard ko guys kasi yun nga, sa kahirapan ng buhay. So, parang ganun guys na na-stress na naman ako, naalala ko bigla. So, yun nga na, syempre, naalala ko na na-stress ako bigla. Parang naalala ko yung mga pinagdaanan ko before ako makapunta dito. So, dapat yun guys kapag ano, kapag okay na, kapag may na-sure nang may mapapasukan tayo dito is magpasalamat tayo kay Lord kasi siya naman yung nag-guide sa atin para makuha natin yung gusto natin kasi ganun din naman ginawa ko nung time na nag-abroad ako naging grateful ako, thankful sa kay Lord kasi binigay niya yung bagay na yun na humiling ko ay sorry so yun guys may mental block na tuloy ako kasi bigla ko naalala yung mga pinagdaanan ko ba kasi minsan nagbabasa-basa ako ng mga kumain kasi ko ng chocolate, sorry. So, dati kasi, yun niya, ay, sa Facebook kasi guys, is meron akong mga, na, meron kasi kong sinalihan na group na about sa pag-abroad. So, marami kasing mga first-timer na hindi pa gaano alam yun sa pag-abroad. So, parang, na ano kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanila nakikita ko yung sarili ko kung na ganun din ako dati na wala rin akong alam sa kung paano magsimula tanong din ako ng tanong sa mga galing ng abroad mga ganyan so ayun parang sinunod ko lang parang nagtanong-tanong ako then ayun sinunod ko yung mga advices nila at yun mga nakatulong talaga sa akin kaya pag meron naman sa akin nag-advice basta sa tingin natin is okay naman is pakinggan lang natin at i-apply natin yung mga nasasabi nila sa atin na makakatulong talaga huwag tayo masyadong ma-pride sa sarili baba natin ng konti yung ego natin kasi hindi nakakatulong yung sobrang taas ng ego natin yung pride natin kaya yun be humble lang and humble kahit pag nandito na tayo sa abroad, so be kind and humble pa din. Huwag tayo masyadong, huwag tayo masyadong mapagmataas sa sarili. Sakto lang guys, sakto lang. So, yun lang naman guys yung share ko sa inyo, yun nga sa mga gastos sa pag-abroad. So, sana nakatulong sa mga first-timers, sa mga gusto talaga na ngarap talaga na mag-abroad. Actually, marami na rin nag-PM sa akin guys sa mga nag-PM po sa akin ay hindi po ako under ng agency ay hindi ibig sabihin hindi ako nagtatrabaho sa agency or wala akong ahensyang pinagtatrabahan dito para lang mag-share ng mga information about sa pag-abroad ang sa akin lang is para makatulong lang din sa tulad ko na nangarap lang din na makuha yung gusto natin sa buhay, yung makatulong tayo sa pamilya natin. Yun naman pinaka-importante eh, yung makatulong tayo din yung makapag-ipon ba para sa near future natin. Okay guys, so yun lang naman yung share ko sa inyo. So thank you for watching for this video. So please follow na rin po ng page na to para maging updated tayo sa mga susunod ko pang mga videos. And pa-comment na lang din po kung meron pa kayo gusto i-share ko sa inyo para next time gawin ko po yan sa inyo. Okay guys, so thank you for watching and love you.